Halos 60 sex worker na ibinubugaw umano sa mga dayuhan ang nasagip mula sa tatlong umano'y high-end prostitution den sa Makati. Tatlo sa kanila na pag-alamang mga minor na edad. Kung paano yan nabisto, alamin sa aking pagtuto. Alas 4 ng madaling araw nang pasukin ng NBI, Organized and Transnational Crimes Division, ang tatlong nightclub sa Makati. Dito ka. Yes, sir. Tsaka, rin ka. Labas mo. Sige mo dyan. Pagpasok ng raiding team, tumutugtog pa ang musika at ang mga parokyanong halos puro dayuhan katabi ang mga babaeng entertainer, abalat walang kaalam-alam na may raid na pala. Kasama ang mga taga-social welfare office, ni-raid ng NBI ang mga nightclub na ito sa area ng Burgos Street dahil sa mga sumbong na may nagaganap na kalokohan dito. Yung bar, hindi lang pala siya inuman. Nag-o-offer sila ng mga babae. At ang sinasabi doon is pag i-take out yung babae, ay ang bayad ay 10,000 to 25,000. Tapos magbabar fine na 7,700. High-end na prostitution din kung ituring ng NBI dahil bukod sa presyo, pili ang parokyanong papapasukin. Ang modus nito, itong mga bar na to, hindi ito mag-o-offer ng babae sa Pilipino eh. Foreigner lang. So ikaw, pag ikaw Pilipino, pupunta ka dun sa bar na yun, hindi, walang papansin sa'yo, walang lalapit sa'yo yung babae. 59 na babaeng sex workers ang nailigtas sa operasyong ito. At lumalabas sa investigasyon, hindi lahat ng nagtatrabaho rito nasa hustong edad. Based dun sa dental examination, 3 ang minor dun sa na-rescue nating 59. 12 ang dinakip, kabilang ang umunoy may-ari na isang Iranian at 11 iba pa na puro Pilipino na. Ito yung mga cashier, yung tinatawag nilang mamasang. Inoperate ito ng NBI, makarang makatanggap sila ng sumbong mula mismo sa mga empleyadong lalaking nagtatrabaho sa club na umunoy sobra na ang pagkadismaya sa management. Yung mga dating empleyado ay parang nakonsensya sila eh, na yun nga, inaabuso na kasi yung mga babae. So sila na mismo ang lumapit sa NGO at ito namang NGO din nila sa atin. Kinasuhan na ng paglabag sa anti-human trafficking law ang mga suspect na tumangging magbigay ng panig. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.